Ang title po ng message natin, Be an Eagle-like Believer. Be an Eagle-like Believer. Maging mga mananampalataya tayong parang agila, kagaya ng agila. Ang kanila pong pinagkunan ng kanila pong tema ay ang Isaiah chapter 40. At sa mga ilang pamilyar, I'm sure, medyo nadidiscern nyo na kung bakit sinasabi kong the special number, the song of Ma'am Merly, e talagang akmang-akma sa magiging message po natin ngayon. Of course, na-appreciate natin both. Ano po, yung LWBC sa napakagandang paalala po ng awitin. Pero tingnan nyo po sa naging setup. Ito po yung naging final special number natin. And for me, that special number is already, ano po, leading sa message ng Panginoon sa atin po, sa bawat isa. And please pray for me, ha? From Sampaloc, ngayon nandito sa Muntinlupa, mamaya po sa Santa Mesa, at biyahe pa po ako ng Paris pagkatapos sa Santa Mesa. Oho, so ang inyong lingkod ay magsasalita sa Paris mamaya. So kaya kailangan po natin ang panalanginan talaga, mga kapatid. Kaya nga sobrang na-appreciate ko po ang Victory sa pag-aasikaso, hindi lang sa maayos na tinulugan, kundi sa napakasarap na almusal. Sabi ko, parang laging may okasyon dito sa dito po sa Victory, pero naisip ko, hindi ba ang gawain ng Panginoon okasyon talaga yan? Amen. So kaya thank you so much, ha, mga kapatid. Bahala ng Panginoon na magpala po sa inyo, and we really appreciate all of your effort, all of your expression of love. And I believe God is very happy seeing that we are always excited, especially sa ministeryo po. Isaiah chapter 40, please. And let me request all of you to please stand up. Maging kahit yung mga kapatiran po natin dyan sa inyo pong bahay, please join us. Tayo po kayo. At atin pong babasahin. Babasahin ko po sa inyo ang Isaiah chapter 40, verses 28 to 31. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Even the youth shall fall or shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Let us go to the Lord in prayer. Aming Amang Banal, aming dakilang Diyos, ngayong umagang ito, isang masayang pagbati po para sa aming pagsamba. Lord, thank you so much for the privilege. Thank you for the opportunity to worship you. Salamat sapagkat sa katotohanan, dakilang Diyos, isang napakalaking karangalan, isang napakalaking pribilehiyo na ikaw ay amin pong mapaglingkuran. Kadalasan po sinasabi po namin sa mga tao na ginagawa namin ng mabuti, na privilege po na makapaglingkod, privilege po na makatulong. Nawa ma-realize po namin na walang higit na tataas sa pribilehiyo na kami po ay makasamba sa Diyos na kataas-taasan. Sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. And this morning, Lord, ang prayer po namin, nawa tanggapin mo po ang aming pagsamba. Nawa ang masumpungan mo po ay mga sumasamba na may mababang kalooban na ikaw po ang itinataas sa aming mga buhay. Bless your humble servant, O God. Please use me once again to encourage your people, O Lord. May you bless us through your word, O God. Help me and empower me. Kung sino man po ang merong mga matitinding laban sa buhay, kung sino man po sa mga makikinig ang merong pong matinding pinagdadaanan, O Diyos, nagsusumamo po ako sa iyo. Gamitin mo po ang mensaheng ito to strengthen them, O God, and to encourage them. Thank you so much, Heavenly Father. And again, ito po ang aming ipinapanalangin at ipinagkakatiwala
sa iyong kapangyarihan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, be seated please. Upo na po tayo. Doon pa lang po actually, sa pinakatema nila, meron na pong mga points na ibinigay ang Panginoon po sa akin. Kasi yung idea po nilang going stronger, kumbaga, pagpapalakas po yun, mga kapatid. Di ba? So, yung pong pagpapalakas. Ang sabi po, yung pong growing deeper. So, ang idea po sa akin ito ay ang paglalim at paglago. Di ba? Pagpapalakas, paglalim, paglago. At yung pong pangatlo po nila is getting higher. Ito po yung pagpapailang lang. Di ba? Hindi po pagmamataas. So, pagtaas pero hindi pagmamataas. So, pagpapailang lang. At ito po ay mga magagandang paalala po sa atin bilang mga Kristiyano na ang kalooban ng Panginoon sa atin ay ang tayo'y palakasin, ang tayo po'y palalimin, at ang tayo po ay pumailang lang sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. And using this passage, mga kapatid, I understand the heart of the pastor. I understand them why they use it as their timbers. Sapagkat ito ang kanilang goal and intention para po sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, maganda lagi na magkaroon tayo ng idea sa background. Pag binigyan pansin niyo po ang ating pong teksto, makikita niyo po na kumbaga sa usaping bayang pinili ng Diyos, sa usaping Israelites, chosen people of God, we cannot deny the fact that along the way, sa kanila pong journey, they experience struggles, facing battles. Along the way, sila po ay maraming nararanasan. Hindi iilang beses na naranasan po nila na sila'y nadalang bihag. Hindi po iilang beses na naranasan po nila na sila po ay natrap. Hindi po iilang beses na naranasan po nila na sila'y nanghina, na sila po'y natakot, na walang pagkakaiba. Because I can say na even sa ating pong kalagayan bilang mga Kristiyano, nararanasan po natin na tayo po'y dumarating sa panahon ng panghihina, sa panahon na bigat na tayo, sa panahon pagod na tayo, na ang pakiramdam natin parang hindi na natin makakaya. At ang tinatakbo ng isip natin, parang ayoko na, parang gusto ko nang bumigay, parang nagsasawa na ako. At yun pala ang rason kung bakit napakaganda na ito pong pahayag na ito ay ating pong mabigyan ng pansin ngayong umaga. Well, for me, in considering the passage, ano po? In considering our text, ang nakikita ko po, this is about comfort. Ito po ay ang kaaliwan, yung pag-aliw ng Panginoon. Yung pong comfort na gustong ibigay ng Panginoon sa kanyang bayan, yung comfort na gustong ibigay ng Panginoon sa kanilang mga hindi magandang karanasan, yung comfort na gustong ibigay ng Panginoon sa kanila sa kalagayan na sila po'y nabibigatan, sila po'y nahihirapan, sila po'y nasasaktan, na dumating na halo sa punto na para bang hopeless. At may mga time pa nga ang feeling mo, sa human side, parang helpless na yung sitwasyon natin. So I want all of you to be comforted sa message na ito. Because I believe this message is about comfort, God's comfort. I can also say na ito po ay patungkol sa hamon. This is about challenge, mga kapatid. Hamon na kung saan sa realidad ng buhay, talaga naman, na may mga atake ang kaaway. Talaga naman na may mga persecutions. Talaga naman na may mga pressures and problems, mga kapatid. And I believe yung realidad nito hayag sa buhay ng bawat isa sa atin. And it is good na ngayong umagang ito, hamunin tayo ng Panginoon, mga kapatid. So this is about comfort. This is about challenge. And this is about comparison. Diba? At ang idea po sa comparison, dito na po pumapasok yung message po natin. Balikan po natin ang ating pong teksto.
Ang sabi po niya, has thou not known, has thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Sinabi po ito sa kanila ng Panginoon, sa kalagayan na ang isip nila, mukhang hindi na nila kakayanin, na ang isip nila, parang napakabigat na, napakahirap na, doon sa kanilang naging kalagayan, para bang ang punto, mga kapatid, makakalagpas pa ba tayo dito? At yun ang sinabi ng Diyos, hindi nyo ba narinig? Hindi nyo ba naalaman? Diba? Na ang ating pong walang hanggang Diyos, ang Panginoon, siya na lumikha ng lahat ng bagay and the ends of the earth, hindi siya napapagod, hindi siya nang lulupaypay. At ang maganda rito, ang sabi po, and there is no searching of his understanding, he giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Mga kapatid, mga minamahal, napakagandang mensahe. Lalo na sa ating panahon ngayon. Sapagkat sa totoo lang po mga kapatid, kung hindi sa Diyos, baka hindi na po natin kinaya ang lahat ng naging sitwasyon natin sa buhay. Mga negosyo na naapektuhan. Mga trabaho na naapektuhan. Mga pamilya na medyo nagkaroon ng matinding difficulties. Mga nagkaroon ng masasabi nating positibo sa COVID-19. Na hindi lang ikaw. At alam po natin na napakarami po, even hanggang ngayon, even up to now. In fact, please include in your prayers si Pastor James Montenegro. Siya po ay medyo nasa mabigat na kalagayan ngayon, physically. Tinamaan po siya ng COVID-19. At nakalulungkot sa usaping tao na yung kanyang wife, positive. Yung dalawang anak niya, positive. Yung dalawang workers nila, positive. Just try to imagine that experience. Yung pang kung tutuusin sa kaisipan mo, you are serving the Lord, you are doing your best and giving your best for God, and then daranas ka ng ganito. Actually, si Maring Gina, yung mother niya, nasa hospital ngayon. Diba? ICU ba? Nasa ICU po ngayon. Si Pastor June Pascual, kamamatay lang po yung pastor doon sa Nueva Ecija. At marami pa po na alam kong mabibigat na kalagayan po. Kung doon po tayo sa sentro, hindi ba nakakapagod? Hindi ba doon sa usapang emosyonal, sa usapang mental, sa usapang espiritual, hindi ba ayaw tayong tigilan ni Satanas na nahandyan ng napakaraming atake na dumarating ka doon sa point, nakakapagod na, nakapangihina na, parang hindi ko na makakaya. Ang sabi po ng talata, hindi mo ba narinig, hindi mo ba napag-alaman na ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang lumikha ng lahat, hindi siya napapagod, hindi siya nang lulupaypay. Hindi natin kayang unawain, abutin ang kanyang karunungan, mga kapatid. At siya'y nagbibigay ng lakas sa mga nangihina. At kung talagang ang pakiramdam po natin, bumibitaw na ang iyo pong lakas, he increaseth strength. Amen? Nangihina ka na, nang lulupaypay ka na. At ang sabi po sa comparison, verse 30, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord, yan ang comparison. Yung mga pinapangas nating bata pa ako, yung pinapangas nating ang lakas-lakas ko, yung pinapangas nating okay, normal ang mga laboratory result ko, yung ipinapangas natin na talagang nag-workout ako, yung ipinapangas natin na maganda ang trabaho ko, yung ipinapangas natin sa human side, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible in comparison, lahat ng yan ay mawawala. Lahat ng yan, hindi mapangahawakan. Pero ang sabi po, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not weary. They shall not be weary. They shall walk and not faint. Mga kapatid, that is why ang title natin, Be an Eagle-like Believer. Alam nyo, nung iniisip ko yung mensahe, dahil nga po, syempre, kung ano po yung tema, as much as possible, mas maganda, doon tayo sumentro. Sabi ko, magandang ating makita na sa message
ng kanilang tema, ang idea po is about strengthening. Ang idea is about stepping up, growth. Hindi po ba? Growing, deeper. At ang idea po is about striving. Di ba? Yung talagang pagpapailang lang. So, this is about strengthening, okay, stepping up, and then striving. At ngayon po sa message natin, gusto kong i-encourage po tayong lahat. Hindi ko kayo kilala, habang nakikinig kayo, hindi ko alam ang mga kani-kaniyang laban natin sa buhay, hindi ko alam ang sitwasyon ng lahat sa atin, pero alam po ng Diyos yan. Di ba? Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang laban eh. Iba't ibang pinagdadaanan. Ang kagandahan lang, iba-iba man ang laban natin, iba-iba man ang mga attack natin, iba-iba man ang mga struggles natin, pero may iisang Diyos na mapangahawakan natin. Amen? Ha? Siya po yung nagpapakilala. Siya po yung sinasabi dito ni Isaiah, the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth. Siya po yun, mga kapatid. So, tatlong bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin dito po sa ating mensahe. Ang sabi po ng verse number 31, again, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ang sabi po, they shall mount up with wings as eagles. Diba? Sa usapan po ng pagpapailang lang ng isang agila, ano-ano yung mga involved dito? Una po, yung strength. Diba? Hindi po pwedeng kagad na nandun po yung agila sa itaas. Kailangan po niyang magpasimula na siya po ay mag, di ba? O, siya po ay lilipad, mga kapatid. At mahirap po sa paglipad ang walang lakas. Di ba? Nakakita na po ba kayo ng kahit ibon lang? Di ba? Kahit ibon lang. Kapag ka yung ibon po, kahit nakadisenyo silang lumipad, pero kapag ka nandun sila sa kalagayan na sila po ay may pain, na sila po ay may panghihina, hindi sila basta makalipad. Pero dito po, ipinapakita mga kapatid na sa usaping sa Diyos ka nagtitiwala, ikaw ay palalakasin ng Panginoon. Amen? And it is good for you to experience in your life an eagle-like strength, mga kapatid. Yung pong kalakasan na katulad ng agila. Grabe, mga kapatid. Kung ilalarawan po natin ang agila, pagkayan po ay papailang lang na. Yung bagwis po niyan, mga kapatid, yan po ay makikita natin na larawan ng kalakasan. Diba? Hindi ka po pwedeng, di ba, yung tataas ka nang hindi ka mag-exert at gagamit ng lakas. At ang agila po, siya po ang ikinukonsider na hari ng himpapawid. At ang agila po ay picture of strength and power. Di ba? At yun ang sabi ng Panginoon. Kung hinang-hina ka na, kung problemado ka, kung wala ka ng lakas, kung halos bibitaw ka na, iyan ay pagkakataon na for you to realize that you need to put your trust in the Lord, that you need to always hope in God and have faith in Him. Amen? Yun po ang kailangan nating gawin. Yun po ang kailangan nating maging hakbang. Kung gusto mo ng lakas na katulad ng agila, ang sabi ng Bible, mangyayari yan. Magkakaroon ka ng lakas ng isang agila pag natutunan mo na siya ang panghawakan mo, siya ang pagtiwalaan mo. Tigilin na po natin ang pagmamalaki sapagkat kahit ano ka sa kalagayan mo dito sa lupa, may hangganan yan. Bibigay ka, manghihina ka, manglulupaypay ka. At para sa akin, ibang-iba ang lakas ng mga sa Diyos umaasa. Amen? We cannot deny the fact na tayo po. Kaya sa kabila ng pinagdadaanan natin, heto tayo. Lakas ba natin yan? Kapatid, lakas mo ba yan kung bakit ka nakapagpapatuloy? Lakas mo ba yan kung bakit mo nakakayanan? Hindi mo lakas yan. Lakas ng Diyos yan. Amen? Diba? Be an eagle-like believer. At ito pong eagle, siya po ay masasabi nating larawan ng kalakasan. So hindi yung eagle ang itinataas natin dito, kundi yung paglalarawan po, magiging parang agila ka. Ang ibig sabihin, lalakas ka na katulad ng agila kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos. Kasi yung salita po ritong, but they that wait upon the Lord. The idea of the word wait is hope.
The idea of the word wait is trust. The idea of the word wait is faith. Ang ibig sabihin po, they that wait upon the Lord, siya na sa Diyos umaasa. Siya na sa Diyos nagtitiwala. Siya na sa Diyos nananampalataya. Mga kapatid, yun po ang sinasabi po ng ating pong talata na ikaw at ako ay magiging parang agila na kung saan lalakas po tayo pag ang tiwala natin ay sa Diyos. Amen? Alam niyo po, sa pag-aaral sa salita ng Diyos, talagang isang bagay na lagi't-lagi sinasabi sa atin, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to trust yung princes, di po ba? Yung mga nasa authority. Mga kapatid, mga kaibigan, ang lakas na po pwede mong panghawakan ay ang lakas na ibinibigay ng Panginoon. So, maraming pagkakataong na-encounter nyo na yung talatang ito, pero masarap na himayin po natin siya. Ang idea po mga kapatid, balikan nyo po yung ating teksto. Okay? Again, ang pinaka-teksto po nito, ang konteksto po nito ay ang kalagayan po ng bayan na kung saan because of the many struggles and experiences doon sa kanilang buhay, talaga bang parang nauupos ang kanilang pag-asa. Hanggang sa makarinig sila ng mensahe na ang sinasabi po, hindi nyo ba napag-alaman, hindi nyo ba narinig that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of his understanding, he giveth power. Yun ang magandang balita po. Sinasabi rito, he giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. His strength is perfect, right? His strength is proven. Diba? Yun po yung katotohanan tungkol sa Panginoon. Kaya nga si Pablo, sabi niya, sa buhay niya, natutunan niya makontento. Kasi wala siyang problema eh. Kahit gutom siya, magagawa niya at makakaya niya ang lahat sa pamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa kanya. Amen? So yun po ang ating buhay. Ang pandemic na ito, kaya natin nakakayanan kasi sa Diyos tayo tumitiwala, kasi sa Diyos tayo umaasa. Yung pong mga takot na po pwede po na umaatake sa isip natin, yung pagkabalisa, yung pangamba, nadadaig lang po natin yan, nakakayanan lang po natin yan, kasi natutunan natin na sa Diyos tayo umasa, sa Diyos tayo magtiwala. And I am telling you this morning, only God is reliable, mga kapatid. Only the power of God. Ang sabi po, ang Diyos makapangyarihan. Pangit yung ano eh, pangit yung ganitong kalagayan. Ipinagmalaki mo, naku, napakayaman yan. Di ba? Napakaraming mga ari-arian dyan. Tapos nung kailangan mo tulong, hindi siya willing. Ang ibig ko pong sabihin, ano ang silbi na ipagmalaki na ang Diyos ay makapangyarihang Diyos, ang Diyos ay malakas na Diyos, ang Diyos ay talagang napakarunong, di ba? Ano ang silbi na alam mo na ganun ang Diyos kung hindi naman niya willing ibigay sa iyo ang lahat ng kanyang kakayahan or pagpapala sa buhay mo? Anong silbi na sinabi na hindi mo ba alam na ang Diyos, hindi siya napapagod, hindi siya nang lulupaypay? Diba? So powerful siya. Siya'y Diyos na masasabi nating malakas. Ano ang silbi na napakalakas ng Diyos at hindi nang lulupaypay ang Diyos kundi naman siya nag-o-offer? Ang maganda po rito, sinabi kung anong klaseng Diyos meron tayo. At ang napakaganda po, at yung Diyos na yon, He giveth power to the faint. And to them that have no might, He increaseth strength. Nakukuha niyo po yung flow of thought? Di ba? So sinabi kung anong klaseng Diyos siya, at ang maganda, yung Diyos na ito, yung kataas-taasang Diyos, yung makapangyarihang Diyos, willing to give power and willing na tayo po ay kanyang i-strengthen. At pagkaraw po siya, nagbigay ng lakas sa iyo, magiging parang agila ka daw. Yung idea po nung they shall mount up with wings as eagles, hindi muna kaagad yung nakabulusok na ganyan. Ibig sabihin talagang siya'y paiilang lang. Magsisimula po yan doon sa kung saan yung power para maka-take off. Tama po? The power of God. Maganda sa kinalalagyan mo ngayon, magsimula ka na. Diba? Magsimula ka na. Huwag kang padaig dyan, huwag kang palumpo dyan.
Huwag mong hayaang nilulumpukan ng takot. Ano na kaya mangyayari sa atin? Paano na tayo? Makakaraos pa kaya tayo? Maging parang agila ka na sa Diyos ka magtiwala para yung pong masasabi nating lakas na naisibigay ng Diyos ay maibigay sa iyo at maging parang agila ka. Amen? Ha? Yun po, mga kapatid. So, this is about the strength of an eagle. Be an eagle-like believer. So, yung strength. Second, yung sight. Yung sight, the sight of an eagle. Kamusta po? Pagka sinabi sa inyong, grabe to ah, matang agila. Ano bang ibig sabihin nun? Luwa mata? Pag sinabing matang agila, anong idea? Sharp. Diba? Ibig sabihin, kaya ko nasasabi yan dati sa basketball, magugulat ka, no? Talagang pag nag-assist, talagang makikita nyo yung, di ba? Yung kita niya kung sino yung open man. Kita niya, yung bang ang talas nung kanyang mata, mga kapatid. Well, agila pinag-uusapan natin. Di ba? Ang agila po nakadisenyo na lumilipad po yan. At alam natin na kapag ka ikaw lumipad, the more na ikaw ay umaangat, ibig sabihin nasa itaas, pumapailang lang, the more na yung view, mas malinaw. Diba? Sa application po nito, napakaganda na sa buhay mo, para kang agila na natatanaw mo ang mga dapat nakikita mo. It is about understanding. Ang sabi po, there is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. Mga kapatid, kapag ka ikaw ay naging kagaya ng agila, hindi lang lakas ang pinag-uusapan dito, yung pong linaw ng iyong pananaw, mas madali mong maintindihan, mas madali mong makita yung pong mga dahilan, yung pong kalooban ng Diyos, yung mga bakit nangyayari ito. Alam nyo ho, pagka nahandoon ka sa itaas, kasi nakaranas po tayong sumakay ng salipaw-paw. Alam nyo po ba yung salipaw-paw? Siguro yung mga millennials, hindi na alam yon. Kasi yung ibang akala nila, ang akala nila, ang airplane sa Tagalog, aeroplano. Hindi po. Ha? Tandaan nyo, Bulakenyo to, di ba? Tagalog to. Ang aeroplano po, ang airplane sa Tagalog, salipaw-paw. Di ba? Nasanay kasi tayo ng ganyan eh. Tulad ng chair. Sa atin, upuan. O kaya silya. Hindi po. Salumpwit. Yan po ang, di ba? Ang chair, salumpwit. O, yung wheelchair. Ano po yung wheelchair? Kung ang chair sa lumpwit, yung wheelchair sa lumpo. Yan po, ha? Ha? Di ba? Ang Tagalog ng chair sa lumpwit, di ba? O, yung wheelchair sa lumpo. Yan ang Tagalog niyan, sa lumpo. O, yung vinegar. Alam niyo yung Tagalog ng vinegar? O, paring Tony, baka ikaw ang alam mo rin ng vinegar, suka sa Tagalog. Mali. Yung chair sa lumpwit, di ba? Yung pong wheelchair sa lumpo. Ang binigar sa lumpia. Yan po ang binigar. Sa lumpia naman po yan. Okay, so ba't ba tayo napunta dyan? Wala lang. Mema lang, mema. Alam nyo po mga minamahal, yung idea po na gusto ko lang talagang ipunto sa inyo, hindi ba kadalasan ang nakaka-apekto sa atin ay yung mga hindi natin maintindihan? Yung bakit nangyayari ito? Diba? Anong dahilan? Bakit nararanasan ko ito? Kaya nga sabi ko, sa stepping up, sa pag-angat mo sa spiritual life, pag lumalalim ka sa Panginoon, yung understanding mo, mas, diba? Nagiging malawak, yung vision mo, mas nagiging malawak at malinaw. Diba? Ang reason kung bakit tayo magko-complain, kasi hindi natin nakikita eh. Yung gustong ipakita ng Panginoon, tandaan nyo po yan. Ang laki-laking advantage kapag ka ikaw sa buhay mo, meron kang clear vision at ang agila po, yan ang isang katangian niya, yung pong sharp and clear vision. And I believe sa spiritual life, it is good to have clear vision. Amen? Kasi pagka hindi malinaw sa'yo, alam mong gagawin mo, reklamo. Kaya ang drama ng ilan,
bakit pinabayaan ng Diyos na nararanasan natin to? Walang malinaw na vision. Eh tayo, naintindihan natin na sa mundong ito, talagang marami tayong mararanasan. Diba? In this world, you shall have tribulation. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus. Si Apostle Peter, ang sabi niya, Beloved, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you. Hindi ka nasusurpresa pag may dumarating na mga pagsubok sa buhay mo. Kasi inaasahan mo na yun eh. Malinaw sa pananaw mo na pagka Kristiyano ka, meron ka talagang iba't ibang mararanasan. Pagka ikaw ay walang pananaw o paningin na katulad ng agila sa nangyayari sa buhay mo, hindi lang ang Diyos. Minsan, ano ho? Ang sinisisi mo, yung mga nakapaligid sa'yo. Eh si Joseph nga, kung ano-ano na pinagagawa ng mga kapatid niya. Pero palibasa, maliwanag ang vision ng Panginoon sa kanya. Remember? Maliwanag ang vision kay Joseph. Pero sa linaw ng vision ni Joseph, humanly speaking, medyo questionable yata because in his vision, ang ipinakita ng Panginoon sa kanya, iaangat siya ng Panginoon. Pero bakit kontra yata ang nangyayari pag ikaw ay may malinaw na pananaw? Hindi ka maapektuhan sa kung anuman ang mga nangyayari sa kapaligiran mo. Why? Because you have that clear vision from the Lord. Vision is very important. Tama po? Ngayon, medyo hirap na ako eh. Pag pinag-usapan po yung literal vision, wala na. Hindi ko na po nababasa yung, di ba? Hindi ko na po nababasa basta-basta po yan. Ha? Kahit idiin ko pong ganyan yan, hindi ko po nababasa yan. Mas medyo nababasa ko. Anong tawag doon? Farsighted. Diba? Yun po yun. Pagka malayo, nabasa mo, di ba? Farsighted yan. Pagka malapit, nearsighted. Pagka hindi pa binubuksan, binabasa mo na, excited ang tawag dyan. Wala lang din. Mema lang. Mema. Mema sabi lang. Mga kapatid, isang magandang hamon po ito para sa atin. Na kung ang pag-uusapan, tiwala sa Diyos, magkaroon ka ng lakas na katulad ng agila. Makita sa iyo ang lakas ng katulad ng agila. Makita sa iyo ang pananaw ng katulad ng agila. Hindi yung ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, dilim-dilim pa rin ang paningin mo. Reklamo ka pa rin ng reklamo sa Diyos. Ha? Lagi ka pa rin natitisod. Lagi ka pa rin apektado. Lagi pa rin hindi mo maintindihan. Laging ang sama ng mga tao sa paligid mo. Samantalang ang problema mo lang, wala kang malinaw na pananaw. Eh si Joseph pinagagawa na ng masama ng kapatid niya. Ni hindi siya nagturo. Na itong mga kapatid kong to ang dahilan kung bakit kami nagkaganito. Wala siyang ganun. Mga kapatid, nung lumapit nga yung mga kapatid niya. Diba? Remember the preaching of Pastor Laos? Nung lumapit yung mga kapatid niya, syempre mga kapatid niya, typically, dahil sa pinagagawa nila kay Joseph, natural lang, medyo maisip naman nila, baka balikan tayo nito. Sa isang taong may malinaw na pananaw, hindi paghihiganti ang tumatakbo sa kanyang utak. Dahil ang hindi nakita ng marami, yung eagle-like vision ni Joseph, na kung hindi ako pinagkaisahan nitong mga kapatid ko, hindi ako mapupunta doon kila Potipar. At nung napunta siya kay Potipar, na nagpakabuti siya, nagpakabait siya, di ba? Na kung saan itong si Mrs. Potipar, na kung saan ginusto po siya, mga kapatid. Ni-imagine ko tuloy kung gaano kagandang lalaki si Joseph eh. Kasi talagang medyo so yung quality ni Joseph, pero naging maayos si Joseph, pero sa kabila nun inakusahan po siya, at ang masakit nito, kinasuhan pa siya, diba? Frustrated, attempted rape. Sa madaling salita, kung ikaw si Joseph, magiging negatibo ka eh. Bira naman tong boss ko. Yung gustong-gusto kong mensahe ko dyan sa story ni Joseph, the unreasonable brothers, di ba? The unjust boss, and the unreliable butler, di po ba? Remember that message? There is rough road, there's rough road along the way. So mga kapatid, sa isang merong tamang pananaw, hindi niya sisisihin ang mga nakagawa ng masama sa kanya. Yung mga kapatid niya, pinagkaisahan siya na naging dahilan kung bakit siya napunta kay Potipar. Binenta siya. Nung naki Potipar naman siya, pinagbintangan po siya o kinasuhan siya na nang rape po siya o talagang attempted rape hanggang sa nabilanggo siya.
Nung nabilanggo siya, doon sa, di ba, bilangguan, yung butler, ininterpret niya yung dream, pinangakuan siya, hindi naman tumupad. Pero dumating sa punto, mga kapatid, na kung saan naganap ang sinabi ng Diyos kay Joseph. Yung vision ng Panginoon ay pinakita kay Joseph, nangyari po yun eh. Di ba? Nangyari po yun kay Joseph, mga kapatid. Anong ibig kong sabihin? Pag ikaw, hindi malinaw ang vision mo, sa mga nangyayari sa buhay mo, ang gusto mo, sisihin na ang iba. To the point na umakto ka pa, na parang hindi mo deserve kung ano yung nararanasan mo. Yung ang gusto mong palabasin, para pang ang sama-sama ng lahat ng tao sa paligid mo, na hindi mo alam kapalaluan yan dahil ikaw ang tingin mo, parang ikaw ang standard, ikaw ang basis ng dapat maging buhay ng mga tao sa paligid mo. That is wrong. In the life of Joseph, ito po'y proven that his brethren did evil sa kanya. Na kung saan sa pagtatapat niya kay Potipar, hindi maganda ang naging lundo. Siya ay ipinabilanggo. Pero lahat ng iyon, hindi naging problema ni Joseph sapagkat sa vision ni Joseph, malinaw na ang lahat. Na parang sa New Testament version, ha, si Joseph, ang kanyang pananaw. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Mga kapatid, sana po maging maganda at malinaw na mensahe sa atin ang lahat ng ito, na kahit na totoo na inapi ka pa, na kahit na totoo na may katitisuran ka pa, na kahit may totoo na gumawa ng masama sa iyo, ang tatandaan natin kung may maka-Diyos kang pananaw na katulad po ng pagbibigay comparison na para kang eagle na nakikita mong maliwanag ang mga bagay-bagay. Hindi ka mabubuhay sa reklamo at pagtuturo sa iba. Mga kapatid, the sight of an eagle. Simply mga points. And then the last point, the soaring. The soaring of an eagle. Yung pagpapailang lang. Mga kapatid, yun ang comparison na sinasabi po sa atin, magiging parang agila ka. At ang sabi po, they shall mount up with wings as eagles. May mararating ka. Yan ang dahilan kung bakit may mga mananampalataya na kung saan, alam nila kung saan sila nagsimula at hindi nila ma-imagine kung nasaan na sila ngayon. Diba? Ibang klase ang Diyos talaga, mga kapatid eh. Kaya ang paborito kong laging sinasabi, napakabuti ng Diyos. Ang lagi kong pinapaalala po, don't you ever underestimate what God can do in your life. Kaya sa karamdaman mo ngayon, hayaan niyo pong gamitin ang Diyos yan para pumainlang lang ka sa patotoo mo para sa Kanya. Kung mayaman ka ngayon, hayaan mong gamitin ang Panginoon niya para pumailang lang ka para sa Kanya. Kung mahirap at ang tindi ng laban mo ngayon, hayaan mong mamagnify ang Diyos at mula sa laban na yan, ikaw ay maging parang agila na papailang lang na kung saan, mga kapatid, mararating mo ang tawag ng Diyos sa iyo. Yung pong perfect will of God, the soaring of an eagle. Ito po ang ating pong hamon sa bawat mga Kristiyano ngayon. Nasa anong kalagayan po tayo? Hindi naman exempted ang Kristiyano sa laban eh. Hindi naman exempted ang Kristiyano sa problema eh. Hindi naman exempted ang Kristiyano sa mga struggles. Hindi po tayo exempted sa kagipitan. Hindi po. Sinabi ni Pablo yan, naranasan ko ang maging salat. Naranasan ko ang maging sagana. Si Pablo na po yan. Hindi po ba? So hindi po yun ang issue eh. Ang issue dito, mga kapatid, yung attitude natin. Tayo po ba'y mabubuhay na nagtitiwala sa Diyos na may lalang ng lahat ng bagay? Magtitiwala po ba tayo sa walang hanggang Diyos, sa Panginoon? Yun po ang sinasabi po ng talata na ang dapat po aware tayo, na dapat po malinaw sa atin na meron po tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron tayong Diyos na hindi napapagod. Meron tayong Diyos na hindi nanglulupaypay. Meron tayong Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan. Meron tayong Diyos na nagdaragdag ng lakas doon sa mga nanglulupaypay. Mga kapatid,
mistake kung nasa ganyang kang kalagayan ngayon. It is now time for you to acknowledge and to recognize the everlasting God na nagbibigay ng lakas. At ang sabi po, mga kapatid, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Hindi na natin ginawa yung they shall run and not be weary, they shall walk. Dahil may mga ibang po pwede pong ibigay nating message doon. Nagsentro po ako doon sa they shall mount up with wings as eagles. Diba? Paiilang lang. Mahirap pumailang lang nang wala kang lakas. At pagka ikaw ay pumailang lang, clear ang vision. At ang idea ng pagpapailang lang, yung may narating at may naabot para sa Panginoon. Ang Victory Fundamental Baptist Church, di naman po kaagad, may building kayong ganito eh. Ito'y bahagi ng ating pagpapailang lang. Amen? Yeah. Yun po yan. Oh, dati bang may trabaho ka? Bahagi yan ng pagpapailang lang. Diba? Dati bang nagagamit ka ng Panginoon? Bahagi po yan ng pagpapailang lang. Diba? Eh, doon po sa problema mo, nang sabi mo, hindi mo kaya, pero hanggang ngayon, nakakasurvive ka. At hanggang ngayon, talagang patotoo ka. Ang tanong, anong tawag yan? Pagpapailang lang. So, ibig sabihin, may mararating kapag tayo po ay sa Diyos nagtiwala. Kaya nga, mga kapatid, ang conclusion po natin, number one, ang message na ito is about strengthening the faint. Diba? Yung palakasin ang mga nanlulupaypay. Pangalawa, stepping up in faith. Yung lumago tayo sa ating pananampalataya. And then, striving and be fruitful. Diba? Magsikap tayo at maging mabunga tayo yung may maabot tayo para sa ating Panginoon. Paalala po, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Sabi ko, maganda palang title yon. Mount up with wings as eagles. Mount up with wings as eagle. Compile nyo po, palitan nyo yung title nyo. Pero ang wag nyo pong palitan, yung malinaw na message na nais ibigay ng Panginoon. Diba? Kanina po, ang lakas ng dating ng emotion. Yung pag, ano po nung, ewan ko kung dahil sa tinig lang ba ni Ma'am Merle yun. Pero the message of the song, I believe, yun po yung medyo pukaw ka agad yung puso eh. Yung bang, hindi mo pinlano, bigla na lang parang tutulo yung luha mo because as you listen to the message, may realization talaga. Because only God's strength is perfect. Wala. Wala tayong mapangahawakan. Sa totoo lang, habang nakikinig ka ngayon, alam na alam mo sa sarili mo, na kung nanghawakan ka sa sarili mo, wala na eh. Bitaw ka na, bigay ka na eh. Pero mga kapatid, may Diyos na pwedeng panghawakan. May Diyos na po pwede nating pagtiwalaan at panampalatayanan. Be an eagle-like believer. Sa usapan ng strength, sa usapan ng sight, at sa usapan ng pagpapailang lang. The strength of an eagle, the sight of an eagle, and the soaring of an eagle.